akin. Ang laki ng face ko ngayon. Sa bagay mo naman talaga yung face ko. Anyway, ito. Ayan, may tanggal natin sa lamin. Hi, Momshi! So, good morning! And gagawa tayo ng isang video ngayon. And ang gagawin natin is yung breastfeeding while doing my makeup. So, kasi, di ba, alam naman natin na minsan lalabas tayo, kailangan natin presentable pa din. Hindi ko na nagagawa yung the usual na talagang fully made up. Pero, itatry natin yung medyo mas decent naman. Kasi ngayon, sobrang bare lang yung face ko. Like, ito yung face ko pag wala akong makeup. And, ayan. Ang laki na. Ang laki ng face ko ngayon. Sa bagay, malaki naman talaga yung face ko. Anyway, ito, wala ako talagang something-something sa face ko. So, gawin natin itong video na to. And syempre, medyo challenging ngayon kasi mas malaki na yung baby ko. Like, one na siya. Bala ko kasi ito. Binala ko to dati pa. Kaya lang, hindi nagka-time or hindi ako nagkaroon ng chance na gawin to. Nalilimutan ko palagi. So, ito na yung baby ko and yun, gawin na natin. Let's go! So, simula na natin siya. And, magbe-breastfeed tayo. So, medyo mas challenging to kasi wait, lapit ko kayo. Mas challenging siya kasi yun nga, ano to? Malaki na siya, so baka maligalig na siya, ganyan. So, let's see. Dati kasi, pag nag-breastfeed ako, hindi siya malikot. Ngayon, medyo mas malikot na siya, ganyan. So, ayan, ito yung mga kalat niya sa likod. Anyway, let's start. So, maglagay na tayo ng, nag-moisturizer na ako. So, lagay na lang tayo ng primer. Ang primer na gamit ko is from Elana Mineral Cosmetics. Ayan. Next video vlogger. Hindi naman, mommy vlogger tayo. Pero, kita ba? Tinagal ko kasi sa lamin ko. So, ayan. So, meron tayong primer. Ito is yung DDCC makeup primer. Ito yung bagay sa akin kasi ano lang naman ako. Hindi man oily yung face ko. Tagal ko na tong plano, yung parang get ready with me, na breastfeeding, tapos nagme-makeup, ganyan. Hoy, anak. Ayan, nadede pa siya. Ayan, dito pa siya. Tadaan! And syempre, humingi ako ng pahintulot sa asawa ko, if pwede ko ba tong gawin. Kasi syempre, you know, actually, alam mo, yung breastfeeding, dapat naman talaga nino-normalize yan, yung parang hindi na, kasi pag nanganak ka talaga, or pag mommy ka na, parang nawawalan, hindi mas nawawalan na yung hiya mo. Ako, medyo ganun. Parang mas priority ko na yung kapakanan ng baby ko, na parang hindi ko na naiisip yung sarili ko minsan. Na parang, katulad no, nung pagkalabas ko ng ospital, gusto ko agad lumabas ng, alam mo yun, hindi pa ako pa talagang ayos na ayos, or hindi pa ako talagang, ayan, bumangon na siya. Sabi na eh. Dede ka muna, dede ka muna. Come here, come here. Hindi pa ako ganun ka fully recovered, like kasi 'di ba syempre nanganak ka ganyan, hindi ka pa talaga okay na okay, pero dahil kailangan ko i-check yung baby ko, gusto ko siya agad makita ganyan. Yun. Actually ganun ba yung nangyari? Hindi, dinala naman pala siya agad, kaya lang parang hindi naman to agad after ko manganak. Parang a few hours after ko manganak, kinuha kasi siya ulit for newborn screening. So ako, sumunod ako kahit hindi pa ako naliligo. Parang naka-gown lang ako, ganun. Hindi ako naka-bra. Basta. Ay, gagawa pala ako ng video about that. Yung kung ano mga nagamit ko. Ano mga nagamit ko nung nanganak ako. So, pag may sobra, may excess pa. Dito, ito yung ginagamit ko, yung itong ring finger. Ayan, kasi ito yung pinaka may less na, ano mo yun, pressure or muscle sa mga. Ayan. So, make sure lang na abot hanggang leeg. Kasi, ayan.
Tapos, ang gagamitin natin is lahat. Ito naman yung mga gagamitin ko is mga breastfeeding, ano, friendly na makeup. Yan, dati pa rin siya. Breastfeeding makeup. So, ang gagamitin ko itong Elana na loose powder. Ayan. Tapos, nasa ano ko, French vanilla. Ayan. So, wait, bigyan ko lang siya ng ano. Here. Yeah. Hawakan mo ito. Para medyo stay put lang siya doon. Binigyan ko muna siya ng mahahawakan niya. So, taktak lang natin siya konti. Maliwanag pa masyado. Yan. So, tataktak ko lang siya konti. And then, gagamit ako ng brush. Wala, nasa na yung brush. Teka lang. Madali. So, gagamit ako ng brush. Yung brush ko is Bedellium Tools. Ayan siya. Kasi madali siya. 945 yung gamit ko. Kasi loose lang naman to. So, gusto ko lang malagyan yung ano. Ay, gagamit pala muna tayo ng ano. Ng concealer kasi may pimple ako. I don't usually use concealer pero since meron tayong zip dito, so gamit tayo yan. And then, lagay tayo ng eye, since medyo kuya tayo, alam mo yun, gamit tayo ng concealer. Ito is corrector. And, nalagay ko lang siya under my eye. And sobrang love ko tong corrector na to kasi naaano niya talaga yung ano ko. So, ayan. Tapos, syempre, habang naglagay na tayo ng corrector, gamit na din tayo. Ito yung favorite kong lip glow kasi para namo-moisturize niya yung lips ko. Buntis pa lang ako. Ito na yung gamit ko. Ito lang ginagamit ko habang lumalabas ako. And medyo may hint of ano naman siya. Hint of color. Lagay natin dyan. And then, lagay na tayo na. I-blend pala muna natin. Blend, blend, blend. Kita nyo ba ako? So, gamit ko ulit is ring finger. Blend. Tapos konti sa ibabaw para makover din yung mga discoloration. Dada ka lang dyan. Ayan, kumalas na siya. Tapos kabila naman. Ko mag-label ng mga ano, makeup. Favorite ko yan para hindi ako nahirapan. Tapos dab-dab-dab mo lang. So, ayan, okay na. Na-blend na natin siya. And, wait, wait, wait. Huwag ko malikot, anak. Oopsie! Oh! Struggle. Kuha lang tayo ng powder. Ito na nga yung French vanilla ko na loose powder. And ito na yung pinaka-foundation natin para magpantay-pantay yung skin. Actually, pwede namang wala. Primer lang minsan yung ginagamit ko. Pero for the sake na medyo full makeup, I mean, mag-film kasi ako mamaya. So, yan.
sinisimulan ko sa... Wait. Sinisimulan... Ayan, kumalas na siya talaga. So, ngayon, nag-stop na siya mag-breastfeeding. Umalis na siya. Maglilikot na lang siya dyan. So, medyo mas mahirap na mag... Ano, mag-makeup kapag, alam mo yung toddler na yung baby mo. Patulad, ayan, ganyan. Ngayon, ganyan tayo. No, yaya. Mahirap mag-film. Kaya if napapansin nyo, medyo konti na lang din yung mga videos ko unlike before. So, dito ko naglalagay kasi inuuna ko talaga yung noo, ilalim ng chin, baba, ganyan. Tapos sa ganito. Yung sa pisngi, konti lang kasi gusto kong maglagay pa ng blush. So, konti lang dun. Wala kasi ako sa lamin. Nakatingin lang ako dun sa ano. So, ayan. Yun na yung pinaka-ano natin. And then, close na natin siya. And then, next naman is, mag-ano tayo. Mag, ito, hindi ko to sinskip. Kasi, gusto ko na-define yung mata ko. Medyo, yung nagta-tight line ako. Pero ang ginagamit ko is color brown lang para hindi ganun ka-harsh sa aking, ano to? Sa aking mata. So, gamitin natin. Lagay lang muna ako, ah. And if ano nga pala, ah. So, kung hindi nyo pa pala alam, nalimutan ko sabihin, nung hindi pa ako pregnant, nurse kasi ako talaga. So, by default, nurse talaga ako, registered nurse ako. Pero at the same time kasi, makeup artist ako. So, nung hindi pa ako pregnant, yun ang ginagawa ko kasi stay at home wife ako before ako maging stay at home mom. Wala. Wait lang. So, noon, yun ang pinagkakaabalahan ko after ko maging nurse. Nag-focus na lang ako sa makeup ko, sa pagiging professional makeup ko, and yun nga. So, ngayon, nakakapag-work pa rin naman ako paminsan-minsan, pero kasama na yung baby ko. And okay lang naman sa mga clients ko kasi mga kilala ko na sila, friends ko, or mga dati ko ng client. So, okay lang sa kanila na basta kasama si Miko kasi yun, gusto din nila makita. So, gamit na tayo ng ano, blush. Ito is blush na. Hirap mag-makeup pag may likot na likot. Look, Miko! Look! Miko, look, oh. Ay! So, lagay tayong blush. So, dito lang ako naglalagay ng blush. God. Anak, wag. Come here. Okay, so medyo madami. Pause muna natin to kasi nagkalat yung blush ko. Kinuha niya. Hindi ko na agad nasara. And so we're back and imagine nyo, inano niya to. Ito yung gamit kong blush. Wait, hindi ko makita. Ito yung gamit kong blush on and bigla niyang pinisil. So, kita ba? Yan, basta glossy eh. Tapos, since meron tayong blush, ano, kilay na tayo. So, you know naman na sa ating mga mommies, kilay is life. So, ang gagamitin ko is itong favorite ko na pang kilay. Gagawa ko ng ano, ng siguro 10 minutes or 5 minutes na makeup lang.
pag yun talagang ako lang. Kasi ngayon, ang hirap mag-makeup kasi ang dal-dal-dal-dal ko. Siguro doon, dire-diretso lang ako ng ano. Dire-diretso lang ako ng... Hindi ko pala ito na-blend. Ayan. So, blend muna natin. My gosh. Nasaan na, anak? Buti na lang madaling mga gamitin itong ano ko. So, i-brush muna natin yung kilay natin and yung kabila. So, alam nyo yan mga mommies, medyo mahirap mag-makeup lalo na wala kayong kasama sa bahay, wala kayong yaya. Like ako, wala ko yaya, tapos wala naman akong family member na pwede kasi yung husband ko may work. So, hindi siya. Pag nag-aayos ako, either idalig ko sa high chair yung baby ko or ganito, tiisan. Good luck kung makapag-makeup ka. Or minsan pinapadede ko nga siya yung pinakamadali para behave siya. So, magkilay muna tayo. Ito pala is yung pangkilay ko. Pasensya na sa nails. Hindi na tayo nakapag-nails. You know, minsan konti lang talaga ang oras natin. Ang dal-dal ko kasi, kaya ang tagal ko din mag-makeup ngayon. Pero usually, hindi naman siya ganito katagal. Supposedly, breastfeeding, ano, makeup while breastfeeding to. Pero sige, get ready with me na lang din to. Gagawa pa ako ng iba pang makeup look para ayan. So, hindi naman kailangan perfect kasi nobody's perfect. So, bakit maipa-perfect ang kilay mo? At saka, mas gusto ko yung natural lang. So, nasa nung brush ulit. So, brush ulit natin siya. Umi-excel na pa sa ano natin. Sa video natin. Hi! Say hi! Hi naman! So, maglalagay na tayo na eyeshadow. Since, wala lang. Gusto ko lang medyo extra ngayon kasi syempre, mag-film ako mamaya. And, simple lang naman yung eyeshadow na ginagawa ko. Ito yung gamit kong eyeshadow. So, lagay muna tayo. Maglalagay muna ako ng yung isang kulay lang. Pag naalis ako, like may events, ito lang din yung ginagawa ko. Unless talaga, like photoshoot. Ayun, medyo kakaririn ko yun. Kasi, actually, ganun, same din naman. Ang mas extra lang is naglalagay ako ng false eyelashes. Pero on a daily basis, hindi na. Mascara lang ang ginagamit ko. So, gamit tayo. Ito yung ginagamit ko. Itong dalawa. So, ito yung madali. Everyday. So, obvious na everyday ko siyang ginagamit. So, ito at saka ito yung ginagamit ko. Minsan yun, itong tatlo nasa gitna. So, ang gamit ko pala is MAC 217 na very ano lang to, very light lang, very subtle, para lang, alam mo yun, may kulay pa din. And, sayang kasi, kung hindi ko naman gagamitin, magtatanong kayo, bakit nag-eyeshadow ka pa, ganyan-ganyan. Pwede mo naman to skip if wala ka eyeshadow, pero ako nga kasi, di ba, makeup artist ko, so ang dami ko makeup talaga, so, hindi naman na ganun kalakas yung racket ko ngayon, unlike before. So, why not gamitin ko na yung iba kong mga makeup, diba? So, ayan, baka masira mo na naman yan, anak.
blend-blend na lang tayo ng walang... So, pala tayo ng brush. Ito namang brush. Ito yung isa ko pang blending brush. Kinakain lang niya yung isa kong ano. Tapos, after niyan, ano tayo, parang light contour. Actually, bronzer lang naman to. Hindi to light contour. So, ang ginagamit ko is ano muna. Don't do that. Don't play with that. Ayan. Tapos, konti dito. Ito kasi pang, ito yung brush ko naman for contour or bronzer. Kailangan talaga nakagano. Nakapout. So, ang tagal na request to sa akin na skincare and makeup. Pero ngayon ko lang nagawa. Dahil pala nung medyo mas payat-payat pa ako. Saka ako itong ginawa. No? Hindi ko makita. Salamin tayo. Since medyo malabo ang mata natin. Ganon. I think ginagamit kong brush kasi very subtle siya talaga. Like, hindi siya yung pack mahirap i-blend. So, makalimutan ng kilay. Ah, ang kilay. Ang neck. Kasi syempre para mag... Ano siya? Tapos dito naman. Ganito, para lang, kasi diba nag-powder tayo kanina. So, para pantay, hindi sobrang nawawala kasi yung ano, parang dimension ng face, kasi na-flat, naging flat, kasi pinantay mo nga. So, ayan. So, maglalagay tayo ng nose line, bilang wala tayong nose line. Lapit akong konti. Uy, anak. So, ito lang din gagamitin ko. Ganun lang. Ginaganon ko lang siya dyan. Pag sa akin, hindi ko magawa yung kasing bongga ng ginagawa ko sa clients ko. Ito na yung pinaka ginagawa ko sa sarili ko. Ganun. Hindi ko na pina-perfect kasi, diba, nobody's perfect. Para lang naman magmukha tayong decente. Kaya ko yan ginagawa. Tapos, last na is mag ano na tayo? Lashes. So, curl ko lang yung mascara. Yung pilik ko. Konti lang nga yung pilik ko. Yung anak ko, grabe, yung haba, nakakaingit. So, medyo seryoso tayo dito kasi masakit pag nabunutan ka ng pilik mo. Comment daw naman kayo sa ano, sa comment section kung ano yung gusto nyo gawin kong video or kung ano yung gusto kong gawin ko na halimbawa review or haul or if may mga comments kayo, suggestions, open naman ako to, hindi man ako nagagalit sa ganun. Wag lang yung ano, yung parang todo na may iba kasi gusto patingin ng chan mo, ganun. Iba yung nagagawa ng pilik mata talaga. Although, gusto ko magpalagay ng, ano, ng extensions. Mahirap kasi. Nagkukusot kasi ako ng mata. Plus, yung baby ko, hawak siya ng hawak sa mukha ko. So, mahirap naman na mamaya sayang yung pinalagay ko. Halimbawa, 3,000 din yun, 2,000 din yun. So, sayang, di ba? So, ano na lang tayo, tsaga-tsaga. Although, pag may false eyelash, yung may extensions ka, I woke up like this talaga, maganda na yun eh. Dati, nung single pa ako, nagpapaganon ako. Kaso, ang hirap noon kasi parang bungi-bungi pa. Ako, inabutan siya, hindi ko siya na malagay sa potty niya para nairi siya ngayon.
nakikinig nyo ba yung pag-iri niya? Wait lang, anak. Just make sure pala na yung baby nyo, like ngayon, 1-year-old na yan, kagana siya talaga sa tubig kasi ayoko ma-constipate siya. Tapos binibigyan ko siya ng fruits kasi yung pag-fruits talaga, sure na ako, everyday may pupu yan. Minsan dalawa, tatlo pa nga eh. Gano'ng kadalas magpupu yung mga baby nyo? Yung parang doon sa mga mommy na may babies na. Tsaka lagay nyo din sa comment down section if sa comment section, comment down section, comment section pala kung ilang taon na yung baby nyo. Para at least may idea tayo kung ayan. So, okay na. Ayan, okay na siya since may pilik mata, happy na ako na ganyan. So, siya diba maputi? Nasa yung salamin ko. Ayan. Akala ko sobrang puti. Okay lang naman siya. So, ito na yung ginagawa ko. Pero if gusto nyo pa ng lipstick, ito kuha tayo. Wait. Kuha tayo ng ano. Ito kasi, pag ginamit ko to, hindi na ako naglalagay pa. Hindi na ako nagre-retouch after. So, lapit tayo. So, yan na. Yan na yung makeup ko for the day. So, magliligpit na tayo ng mga ginamit natin makeup. And pakita ko lang sa inyo na mabilis yung lalagyan ko ng makeup. So, ito siya. Ayan. Maganda kasi may lalagyan ng mga brushes, tapos pencil dito, tapos dito dalawang compartment. And hindi siya mahirap linisin. Ayan. Oo, anak, kamit na ni mama yan. So, nalimutan ko, since nagliligpit na ako, hindi pala ako nakapag-set ng makeup ko. So, para lang siya mag-set, hindi na kasi ako nagre-retouch after. If meron man yung lipstick na lang, pero normally hindi na din kasi talaga namang unless oily yung kinain ko. So, gamit tayo nitong Elana Flower Power Setting Spray. Gagawa ko to ng separate video kasi gumawa ko ng haul ko ng Elana Mineral Cosmetics na haul. And gagawin ko siya na review kung kamusta ba siya gamitin. Gaganan lang natin, like kumuha talaga ng libro ng bata. Pag feeling mo, gusto mo parang mas ano pa. Mahilig kasi ako sa ano, sa mist talaga. Okay. Hi! So, ito na yung final look ko. Ayan, may tanggal natin sa labi. So, ito yung ginagawa ko every day or paglalabas kami. Like, anak, tara na. Mamasyon na tayo dyan sa labas. Ganun. Okay, you say bye na. Bye! Bye! Thank you for watching! Ayan, so I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And if may mga suggestions pa kayo, comment down lang sa comment section. And again, this is Mommy Nikki. Thank you for watching. Bye! Bye!